Hello guys, mga kabayan. Ngayon po, gagawa po tayo ngayon ng isa sa specialty ko, ang tinolang manok. Meron po tayo hilaw na papaya. Meron po tayong chicken. Dahon na malunggay. At gagamit po tayo ng iodized salt. Black pepper. Fish sauce. Olive oil. Red onion and white onion, garlic, and ginger or luya. Ito na po ang aking ingredients sa paggawa ng tinolang manok. Ngayon po, start na po tayo magluto, mga kabayan. Kabayan, ngayon po, nagpakulo na po tayo ng water. Ready na po siya para po ilalagay na lang natin ang ating ginisang manok. Ngayon po, mainit na po ang ating pan. Ilagay na po natin ang ating olive oil. Ngayon po, ilagay na po natin ang ating bawang. Ngayon, ilagay po natin ang ating sibuyas. Ngayon, ilagay po ng bawang at sibuyas, ilagay na po natin ang ating sibuyas. At slightly burn na po ang ating bawang at sibuyas. Ilagay na po natin ang ating chicken. Then magbigay po tayo ng konting paminta at konting salt. At ilagay po natin ang ating fish sauce. Ayan tapos. Then halagin po tayo. Then takpan po natin siya ng at least 5 minutes. Para magdaman kita po ang ating chicken. Pagmamantikain po natin siya until 5 minutes. Ayun guys, kabayan, open na po natin ang ating lid. After po ng 5 minutes, ito na po ang kalalabasan ng ating chicken. Basta isang po mga ano. Bigyan ka rin ganun. Ayan po, haluin po natin siya. Ganyan po, lalagyan po natin siya ng konding tubig na manggagaling din sa kasarola. Then after po nito, itatranspon po natin siya sa kaserola. Iligyan po natin siya sa kaserola doon sa pinakulaan natin tubig. Hindi na kami. Ayun po, iligyan po natin ang ating manok sa ating pinakulaang tubig. Nakumukulo na po siya. Kumukulo na po siya, kabayan. Iligyan po natin ang ating chicken. Then, lagyan po natin ng tubig ang ating kawali. Para hindi sayang. At lagyan po natin ang ating huling sangkap. Ang nakikirang sangkap ang ating paminta at ang ating asin. Takpan po natin siya ng 25 minutes. Okay. Takpan po natin siya ng 25 minutes.
go guys, after po ng 25 minutes, open na po natin ang ating lid. Haluin po natin. Then, ilagay na po natin ang ating papaya. Now, i-cover po natin siya ng at least 5 to 8 minutes. Ayan guys, after po ng 8 minutes, open na po natin ang ating lid. At ilagay na po natin ang ating malunggay. Ilagay na po natin ang ating malunggay. Then ngayon po, haduin po natin siya. Ayan. Almost done na po ito kabayan. Napakasimpleng gawin ng ating tinolang manok. Ganito lang po ang pagluto ng simpleng tinolang manok. Tignan po natin kabayan. Sarap. Sa pagluto po ng tinolang manok, hindi po tayo dito gagamit ng MSG or kahit ano pong seasoning. Ang ginamit ko lang po dito is patis, iodine salt, at black pepper. Hindi po tayo dito gagamit ng MSG or ng any kind of chicken cubes. Now guys, dagdagan po natin siya ng konting paminta. Now guys, okay na po to. Tignan lang dito. At itikman po natin sa aking mga pamangkin. Punta kayo dito dali, bilis. May anong lasa. Lasa? Sarap. Sarap? Ako din. Ikaw din? Ayan. Ang lasa? Sarap. Ha? Tingin ko ulit. Tingin dito, masarap? Ako din ulit. Lasa, masarap? Sarap, sarap, sarap. Sarap, sarap. Sige, dali. Ah. Ah. Sarap. Ikaw uli. Sarap? Ako ulit. Ayan guys, patayin na po natin ang ating apoy. Now, pipilitin ito natin. Ito na po siya, ang ating tinola manok. Ayan guys, mag-start po tayo plating. Meron po tayong malinis sa bowl. Then, magdagay na po tayo ng chicken. Ayan guys. Then guys, sa pagluto po para ng ating tinola ng manok, hindi po ako gumamit dyan ng MSG. Ang ginamit ko lang po dyan is iodine salt, fish sauce, and black pepper. Then guys, hindi rin po ako gumamit dyan ng dahon ng sili. Ang ginamit ko lang po dyan is dahon ng malunggay. Kasi guys, masarap din po sa tinolang manok ang paglagay ng malunggay. Kumbaga mas masustansya po siya kesa sa dahon ng sili. So that every time na magluluto po ako ng tinolang manok, ang lagi ko pong inilalagay is dahon ng malunggay. Pero kung meron po kayong available na dahon ng sili, pwede niyo po siyang pagsamahin at mas masarap po siya. Then, nalimutan ko rin po siyang lagyan ng siling panigang. Yung pong mahabang sili, yung pong green na ginagamit po sa panigang. Guys, masarap din po siya kung maglalagay po kayo sa ating tinola. Hindi lang po ako nakapaglagay kasi nga po wala po kong stocks sa aking freezer, sa aking rep, so that hindi ko po siya nalagyan ng sili. At pwede niyo po siya lagyan kung sakali magluto po kayo ng tinolang manok, kasi po guys, kabayan, nakakapagpadagdag po siya ng aroma. Yan po siya. Yan. Tinolang manok. Ito rin po ang aking finished product, ang aking special na tinolang manok. Ngayon po, mag-interview po tayo sa aking mga pamangkin. Dahil guys, first time ko lang po itong gagawin sa mga pamangkin ko.
Maraming salamat po. Hello guys, kabayan. Ngayon po, pupuntahan ko na po ang aking mga pamangkin at mag-interview po ako sa kanila about sa natikman, about sa niluto kong tinola. Yan, malalaman po natin sa kanila kung ano po yung mga nalasahan nila. Ano po guys, kabayan? Tara po, punta po natin sila. Ang kain na. Ano Jed, ano lasa? Jed, tingin dito. Sarap. Sarap? Sarap. And Jed? Sarap po. Sige niya, kain niya. Sarap. Kailan ulit ba kain? Kain ka. Kain, kain. Oh, Jed, sarap. Ikaw, dab-dab. Ayaw. Eh. Ayaw. Ano na kain ng kami ngayon? Ano, masarap? Opo. Hindi yun, masarap? Opo. Ito po ang aking finished product, ang aking tinolang manok. Magkakain na po kami. Maraming salamat po. Guys, kabayan, nagpapasalamat po pala ako sa lahat ng mga supporters ko, sa lahat po ng mga nag-subscribe, sa lahat po ng mga nag-likes, sa mga nag-comments. And I'm very sorry guys, kabayan, doon po sa mga taong hindi ko pa ho napupuntahan. Kasi nga po ako ngayon is nasa on vacation po kasi ako ngayon. Bakasyon po ako ng ilang buwan. So that hindi po ako masyadong nakakapag YouTube. Hindi po ako nakakapag-post masyado ng aking mga recipe. Kasi nga po yung sa ngayon po mas pinipili ko muna po ngayon nakasama ko ang family ko, mga friends then. Pero wag po kayo mag-alala guys. After po siguro ng mga ilang weeks or days, siguro po sisimulan ko na po ulit gumawa ng marami pang recipe para po sa ganun, tuloy-tuloy na po ang ating pagbibigay kung paano magluto ng mga simpleng putahe at kaaya-ayang putahe para po sa inyo lahat. Huwag po kayo mag-arala guys, lahat po yan ibibigay ko po sa inyo lahat. At gaya po ng mga sinabi ko uli, maraming salamat po sa lahat ng mga subscribers, sa lahat ng mga nag-likes, sa mga magagandang comments. I really appreciated po kung ano po yung mga binibigay niyo magagandang comments. Talagang really nakakataba po ng puso. Then, gaya po ng sabi ko uli, follow me on my Instagram account, my Facebook account. Yeah. Don't forget to subscribe my channel. And also, click the notification bell para po sa ganun. Madali po kayo ma-notify sa lahat ng mga gagawin kong upload na new videos na recipe. Maraming salamat po guys. At lagi niyo pa rin pong susubaybayan at lagi niyo po rin susuportahan ang aking mga recipe. Na sa ganun po, magtuloy-tuloy at magtuloy-tuloy pa rin po ang aking pagbibigay na masasarap ng putay. Maraming salamat po. God bless you all. At guys, dun po na sa lahat ng mga umakap at nagmahal sa akin at mga nag-subscribe sa akin na hindi ko po ho nababalikan. Guys, kabayan, huwag po kayo mag-alala. Iisa-isahin ko po kayo after po ng vacation ko. Kumbaga, busy lang po ang inyong lingkod. But don't worry guys, iisa-isahin ko po kayo lahat. Maraming salamat po guys.